Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. For today's video guys, kita nyo naman ang buhok ko. Sobrang dry na nito. Sobra as in talagang dry na dry. Tapos, kailan ako nagpa-reban? Siguro last 3 months, mga ganun siguro. Tapos, idinayo ko pa to, umuwi kami ng Mindoro. Palagi kami nag-swimming. Lagi kami nag-swimming sa ilog, sa dagat. Kaya sobra talagang dry, hindi ako mapakali. Tingnan nyo naman. Kakahiya, parang luka paglalabas eh. Yan. So, for today's video, guys, itatry natin itong, itong binili kong Keraband Brazilian Botox. So, let's go. Try natin. Madali lang daw to eh. Gayahin nyo lang ako. Okay, guys. So, try na natin itong Brazilian Botox na to. Hanggang gano'n kaya kadami? Siguro mga ganito, no? Tama na muna pala to. Tapos dagdagan ko na lang siya pag nagkulang. Dry. Guys, start na tayo. Bali ako, naligo ako. Pinaliguan ko muna yung buhok ko. Tapos pagkatapos ko maligo, shampoo lang yung ginamit ko. Tapos blow dry ko. Nung na-dry ko na siya, yun, doon ako nag-apply nitong Brazil, nitong Keraband na detox na to. Itong treatment na to, meron din siyang 80% na straightening ng buhok. Parang may kalahok na rin siyang parang pang-reband. Tapos, para din siya sa mga damaged hair, yung mga dry, yung mga nagkulundutan na buhok. Kaya kagaya ng buhok ko, kaya trinay ko to. Dapat nga, nagpabook na ako, magpapariband na sana ako. Nasa magkano ang binabayad ko pag nagpapariband ako? Nasa 2,000. Tapos naisip ko, ganito na lang kaya ang gawin ko. Mag-DIY na lang ako. Kaya trinay ko. So ito na nga, wala akong gloves kaya kinamay ko, kaya wag nyo gagayahin. Parang nangulubot yung kamay ko nung pagkatapos kong gamitin. Tapos habang nilalagay ko yan, medyo masakit siya sa kamay, ay sa mata. Pero dapat buhay yung electric pan. Tapos nasa kwarto pa ako, hindi kulob na kulob. Ibinuhay ko na lang electric pan para hindi siya masyadong masakit sa mata. Kailangang malagyan lahat ng buhok. Hanggang, pwede rin naman maabot sa anit. Kaso, hindi naman siya masakit sa anit. Okay lang. Kaya ginawa ko, pinakapuno-puno ko na talaga lahat ng buhok ko. Dahil sobrang dry. So, yan. Pinaggaganyan ko. Lahat ng portion pinaglalagyan ko. Yung buhok ko, buhag-hag lang siya. Pero manipis lang siya. Hindi siya ganun kakapalan. So, yan. Ganyan ang ginawa ko, guys. Sakit yan sa mata. Kaya nagkakagayan ako. Mas nakatipid ako dito sa Botox na to, gawa ng syempre 2,000. Magkano bili ko dito? Nasa 200 plus lang siguro. Mga nasa 300 plus kasama na yung shipping fee. Tapos naisip ko nga, pag nagpa-reband ako, ang masama nito, pag nagpa-reband ako, sobrang nipis ng buhok ko. Parang ang unti ng buhok ko. Kaya sabi ko, wag na lang ako magpa-reband. Ako na lang gagawa. Ganon. So yun na, ito nakatapos na. Bali, nakatapos lang nagyan ng Keraband treatment na yan, nasa kalahating oras nyo siya ibababad sa buhok. Pagkatapos nun, i-dryer nyo, i-blower nyo pagkatapos. Kailangan tuyong-tuyo. Tapos pag na-blower mo ng lahat, kailangan plancha. Diyan ako nag-struggle sa pagpa-plancha ng buhok ko. Hirap na hirap ako. Pinagpawisan ako dyan ng lapot na lapot. So yun guys, kita mo naman. Tapos, hindi ko pa makita yung suklay ko na maliit. Nabot yata ako ng 3 oras paggaganyan, pagte-treatment. Gabi pa yan, di araw. Ay nako, yun ang tiis ganda talaga, pahirapan. Diyan talaga ako hirap na hirap. Ang masama nito yung buhok ko, yung pinagtubuan ng buhok ko, yung di kapag nagpa-reband, yung sibol, doon ako nahirapang mag-plancha. Yung pagka-natural na medyo curly na kulot, hindi ko maunat-unat. Hirap na hirap ako. Nagpailang lipat-lipat na ako ng salamin bago ko pa maayos. Tuloy-tuloy lang. Basta pinagtiyagaan ko lang talaga siya. Kailangan tiyagain. Pero okay naman yung resulta. Tapos pagkatapos, pagkalimbawa, hindi natapos na, huwag nyo siyang papaliguan ng 3 araw. Ang buhok. Pero ako hindi ko na talaga kinaya. Pakiramdam ko yung lahat ng oil ng buhok ko sa mukha ko napupunta. Kaya sobrang oily ng mukha ko. Kaya ginawa ko, 2 araw lang pinaliguan ko na mga besi. Ganyan ako na inip. Yan. Sige. Kita niya naman, pawisang pawisan. Hirap talaga magplancha. Pero dapat pala,
Pag magaganyan, meron taga plancha. Yung unat na unat talaga para maganda ang pag kinalalabsan. Kita niya galit na galit na. Puyat na puyat pa ako, Jen. Oh, yan ang resulta. Okay lang, diga. Medyo nabuhay naman siya. Yan na yung napaligoan ko na siya.